Samantala, abala na ho ang ilang lugar sa Maynila para sa ipatutupad na ilang araw na rotational water interruption na magsisimula na sa Lunes. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark! Connie, sa pitong syudad ano, sa West Zone, itong mga customer ng Maynila at limang anim na syudad at bayan ng Cavite na maapektuhan nga nitong water service interruption simula sa Lunes, itong Tondo, itong Maynila, ang pinakamaraming apektadong barangay, particularly yung Tondo na aking kinaroroonan sapagkat more than 400 barangays ang maapektuhan. At ito rin ang mga barangay na may pinakamahabang, isa sa mga may pinakamahabang water interruption na mangyayari mula Lunes, alauna ng hapon, hanggang sa Miyerkules na ng alas 2 ng madaling araw. Kaya ito ay puspusan ang paghahandang ginagawa ng iba't ibang barangay dito. Halimbawa sa barangay 61, yung barangay mismo ang meron ng drum-drum na inihahanda para pag-ipunan ng tubig. Pwede nga tubig ulan at meron din silang drum na naka allocate naman para sa fresh water na pwedeng gamitin pang saing, pang luto na mga residenteng kukulangin ng supply kapag ka nangyari na yung water service interruption. Ang malaking problema rin ay yung mga nagninegosyo na ang kanilang negosyo may kinalaman sa tubig. For example, yung water refilling station na aming pinuntahan dahil yung kanilang reservoir ay hanggang isang araw lamang itatagal. So pagka nagpatuloy ang water interruption, may araw na kailangan na nilang magsara ng tindahan sapagkat hindi na rin sila makakapag-filter ng tubig at makapagbebenta. Ganon din yung mga laundromat, yung mga laundry shop na nakasalalay rin sa availability ng tubig. Ang kanang sinasabi ay nag-overtime na sila hanggang sa weekend para tapusin ang paglalaba ng kanilang mga damit na kanilang customer para pag dumating sa Lunes yung water interruption ay tapos na nila yung kanilang mga trabaho. At yung mga pamilya rito ay bumibili rin ng sarili nilang mga drum bilang paghahanda. Alam mo naman, isang bahay rito ay dalawa hanggang tatlong pamilya ang naninirahan kaya medyo marami yung gumagamit ng tubig. Kaya kailangan nila ng sarili nilang paghahanda at pag-iipon at hindi aasa lamang sa halimbawa ipon na ginagawa ng barangay hall o kaya yung pinangako ng Maynila na 35 water tankers na kanilang i-deploy para tumulong sa mga komunidad na kukulangin talaga ng naipon nilang tubig, Connie. Yes, Mark, bukod dun sa sinasabi nga ng Maynila na ipapaikot nila ng mga water tankers na 35 daw yan, ano? At syempre, meron ding effort yung mga barabarangay. Yung mismo bang local government, meron din silang coordination bawat barangay as to halimbawa, meron ba sila sarili nilang water tanker na ipapaikot din or papaano ba yon? Yung ayuda na manggagaling sa kanilang local government unit, ay ano siya, barangay level talaga. No? Maliban sa yung mga barangay center, barangay hall, na siya nagpakalat ng mga leaflets na galing din naman sa Maynila, sila yung inatasan din na to ensure na kung alin yung kanilang mga nasasakupan na mas critical, mas nangangailangan ng tubig, meron din sila mga coordination sa halimbawa, Paco Fire Station, sa iba't ibang fire station dito, na kanilang pwedeng hingaan ng tubig kung kukulangin. Ito ay barangay level yung paghahanda na ginagawa rito sa water interruption, service interruption, Connie. I see. Pero yung pagbibigay naman ng mga tubig, halimbawa, Mark, kasi sabi mo maraming naapektuhan sa negosyo, no? At ang sinasabi nga ng Maynila, dahil merong paghatak itong si Bagyong Hana, no? Doon sa habagat, maari daw baka, no? Maantala yung paggawa at baka madili at humaba pa ito. So, ano ba yung ginagawa nung barangay-barangay natin dyan sa Maynila para nang sa gayon ay hindi naman magkaroon ng masyadong malaking problema para sa mga negosyo o mga mismong mamamayan nila dyan? Oo. Alam mo, ang talagang official advisory ano, per barangay, for example, in so many barangays in Tondo, ay talagang ang usapan dyan ay mula Monday 1 PM hanggang Wednesday 2 AM. Pero kagaya ng sinasabi mo, ay hindi naman din sila nakakasiguro. Ibig sabihin, yung mga barangay officials, hindi sila na nakakasiguro na talagang pagdating ng Wednesday 2 AM ay babalik yung serbisyo ng tubig. Sapagkat depende yan sa paggawa na nangyayari dito sa aking likuran, sa realignment ng tubo. Kaya ang sinasabi ng barangay, kinakailangan na sila mismo ay mag-iipon dahil baka nga hindi sapat yung ipon na gagawin ng mga residente.
Now, on top of the ipon ng mga residente at yung augmentation na gagawin ng mga barangay at yung augmentation ay pinangako ng Maynila through the 35 water tankers, ay kailangan din nila ng possible augmentation sa mga fire station kung kinakailangan. Precisely because, Connie, hindi sila nakakasiguro na baka nga Wednesday 2 a.m. ay bumalik na yung kanilang servisyo ng tubig dito. Oo, wag lang nilang ubusin yung supply naman ng mga para sa bumbero, baka magkasunog, Mark, di ba? Maraming salamat sa iyong update naman na yan sa amin.